Kamusta po kayo mga kasaka? Ito po muli ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. Ngayong araw po ay ipapakilala ko po sa inyo ang isang lason na kung saan po ay pwede ninyong maging katulong sa pagkontrol ng mga sakit sa inyo pong palayan or sa gulayan at sa iba pa. Pero bago po yon, disclaimer muna, ako po ay hindi empleyado ng kung ano man pong brand or company ito. Ito po ay ipapakilala ko lang po sa inyo dahil isa po ito sa inyong magiging katulong sa pagsasaka para po sa masaganang ani at mataas na kita. Ito po ang Giseco Disease Control. Ito po ay produkto ng FMC Agro Philippines Incorporated. Ano-ano po ba yung may tutulong nito sa atin pong mga tanim na halaman? Ano po ba yung mga sakit na kaya pong sugpuin ng Giseco? At ituturo ko din po sa inyo kung paano ito gamitin. Ito pong Giseco Disease Control mga kasaka, ito po ay merong dalawang active ingredients, which is yung tibuconazole at triploxystrobin, na kung saan po ito po yung panlaban natin dun sa kapag po ang ating palay ay nagkakaroon ng brown spot o kaya po ay nakakaranas tayo ng rice blast, yun po yung mga pangkaraniwang sakit na makikita po natin sa ating palayan. Kaya napakaganda po na ito po yung inyong gamitin. Maganda din po itong Giseco dahil kapag po ito ay inyong ginamit, ito po ay tumatagos sa halaman. Ibig sabihin po, kapag in-spray nyo po ito at tumama sa dahon, ito po ay tumatagos. Meron po siyang translaminar action. Alawa po, kapag po ito ay tumama na or lumapat na po sa dahon ng ating halaman, ito po ay sumisingaw. Meron po siyang vapor na kung saan po ay binabalutan nyo yung halaman para po maprotektahan laban po sa mga punggus. At isa pa po na napakaganda, ito po ay merong long lasting effect. Ito po ay tumatagal ng 7 to 14 days sa atin pong halaman once po na ating na-spray na. At ang pinaka the best po dito, ito po ay merong greening effect. Makikita po natin, maberde yung ating halaman at yung pong bunga ay mabubulas para po siyang foliar na rin. So ngayon mga kasaka, siguro itatanong nyo kung paano po ba ito gamitin. Ito pong nakikita nyo na sachet ng Giseco, ito po ay 12 grams ano po, at ito po ay powder. Ayan o. Ito pong 12 grams ay sapat na po ito sa isang 16 liters of water. Sa isang hektarya po na ating palayan, tayo po ay mangangailangan ng 10 tank load. So mangangailangan po tayo nito ng 10 pakete na tig to 12 grams para po sa isang hektarya na palayan. Kung itatanong nyo naman po kung ito po ay pwedeng haluan ng foliar or ng iba pang insecticide, kasi nakasanayan po nating mga nakasanayan po ng ating mga kasaka na maghalo. Base po sa ibang mga farmers, mga kasaka natin na nakilala ko, ito po ay hinahaluan nila ng ibang fungicide, ganun din po yung foliar. Pero para sa akin po ay hindi na po kailangan na haluan pa dahil meron po kasi tinatawag na chemical reaction. So baka mapasama pa yung ating halaman. Pero kung nakasanayan nyo naman po yung paghalo, ay walang problema at nasa sa inyo na po yon. Ito po ang alam ko, mabibili nyo na po ito sa inyo pong mga suking agricultural sa inyo pong lugar. Ipagtanong nyo lang po yung pangalan ng Giseco. Para naman po sa atin pong mga kasaka na nagtatanim ng mga gulay, ito pong isang sachet na ito, which is 12 grams, ito po ay dalawang tank load or dalawang 16 liters of water na isang knapsack spray. So ibig sabihin po, ito po ay hahatiin natin. Eh paano po ba ito hatiin? Eh powder. Mas maganda po is i-dissolve natin siya sa isang tubig or sa isang cup. Tapos dun po natin siya hatiin at isalin sa isang 16 liters of knapsack sprayer. So ayan mga kasaka, sana po ay meron na naman kayong bagong natutunan at bagong produktong makakatulong sa inyo pong pagsasaka ngayon pong darating na season. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po.